Alamin at kilalanin natin. Sino? Si Apolinario Mabini. Si Apolinario Mabini ay isang manunulat, guro, abogado, tagapayo, utak ng rebolusyon. Sinilang sa baryo talaga Tanawan, Batangas noong 23 ng Hulyo taong 1864. Ang kanyang mga magulang ay sina Inocencio Mabini at Dionisio Maranon. Nabigyan ng pagkakataong makapag-aral ng libre sa Kolehiyo de San Juan de Letran hanggang sa makatapos ng Bachelier in Artes noong taong 1887. Pangalawa sa walong anak, naging lider o estudyante siya sa kolehiyo hanggang sa nabigyan ng pagkakataong makapag-aral ng abogasya siya sa Universidad ng Santo Tomas noong taong 1888 at nakapagtapos makalipas ang 6 na taon. Nakilala sa kasaysayan bilang paralitiko sanhi ng isang sakit dulot ng isang epidemya na kumalat sa bansa noong taong 1896. Abogado na siya nang dapuan ng karamdaman na pumigil sa kanyang makapaglakad, subalit hindi nakapigil ito upang maging bahagi ng pakikibaka upang makamit ang kasarinlan mula sa kamay ng mga Espanyol. Sa kanyang karanasan bilang kasapi ng La Liga Filipina mula pa noong taong 1893 at pagiging isang mausay na abogado, napansin siya ni General Emilio Aguinaldo kaya agad siyang pinili bilang tagapayo at kauna-unahang kalihim ng ugnayang panlabas ng Pilipinas. Dahil dito, pinayuhan niya si General Aguinaldo na baguhin ang anyong diktatorial ng gobyerno tungo sa isang gobyernong rebolusyonaryo, inayos niya rin ang sistema ng hudikatura ng mga munisipyo at probinsya. Isa rin siya sa nagbuo ng ilang regulasyon sa pagtatatag ng hukbong katihan ng Pilipinas, Philippine Army. Noong taong 1897 at tumulong balangkasin ang Malolos Constitution. Kinuli siya ng mga Guardia Civil noong Oktubre taong 1896 dahil sa koneksyon niya sa kilusang reforma. Sumailalim siya sa house arrest sa hospital ng San Juan de Dios at ng Calaunay pinalaya na rin dahil sa kanyang karamdaman. Nang sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano, tumakas si Mabini patungong Nueva Ecija hanggang sa madakit sa Quiapo noong 10 Disyembre taong 1899, nanatili siyang bilanggo hanggang 23 Setyembre taong 1900. Nanirahan siya sa isang maliit na dampo sa nagdahan sa Maynila, at kumikita sa pamamagitan ng pagsusulat sa mga lokal na pahayagan. Dahil sa pag-atake niya sa pananakop ng mga Amerikano at sa patuloy pa ring pagsusulong ng kasarinlan, ipinatapon siya sa Guam kasama ang iba pang Pilipino. Dahil sa husay ng kanyang mga isinulat kabilang ang El Verdadero Decalogo, inalok siya ng iba't ibang posisyon ng pamahalaang Amerikano na agad niyang tinanggihan. Ginugol na lamang niya ang malungkot na paninirahan sa Guam sa pamamagitan ng pagsusulat ng kanyang mga alaala na pinamagatang La Revolution Filipina. Nang ibinalik siya sa Maynila noong taong 1903, dinapuan siya ng sakit na kolera at namatay noong 13 Mayo. Wika ni Apolinario Mabini, "Wala akong hinihiling pa kundi ang matulog ng walang hanggan, na kontentong wala akong naiwang mapait na alaala."